Ibabalik pa rin po ang mga kakwentuhan nyo tuwing hapon. Gaya po ng sinabi namin kanina, isang beauty queen na ngayon ay ganap na actress at magaling na host ang makakachikahan natin ngayon. Walang iba kundi si Binibining Max Janelle T! Hello! Magbibigay ako ng backgrounder. Nakilala ko si Janelle dahil kami, ako at saka si Tito Boy, nag-produce kami ng broadcasting workshop. Before the pandemic, 2018 ba yun? Oo, mga ganun. At sobrang nabilib ako sa'yo kasi ang galing mong host. Ikaw yung host ng event na yung Papua. Ang galing sa'yo, ang galing ng babaeng to. Ang ganda pa. Thank you. Salamat and then, po. Naging beauty queen ka. Oo, nag-Miss Earth ako after. Nag-Miss Earth. Siya ang nanalo. So, siya ang crowned Miss Earth. Oh. And then, eto na, biglang. Artista na si Janelle! Actress na ngayon! Actress na! At medyo daring, ha? Yeah. Hindi lang medyo daring. Gusto ko malaman yung journey mo to daring. Ay, nako. Kasi siya diba, pangarap mo talaga was? Punta muna tayo. Hosting originally. Talaga. Like, I really love hosting. So, I wanna host my own show someday. Hindi naman nawala yung dream na yun. Nandito pa rin siya. Pwede pa. But now kasi parang super naging ano din ako sa acting. Like, it's something very new and challenging. Kasi parang nasanay tayo sa hosting. Ay, sarili pa rin natin yun, di ba? Yes, now, we're enjoying, yes. We're running the show and all that. Pag actress ka, kailangan mo iwan kung sino ka at you're portraying a role. Sinasabuhay mo yung ano na isang tao. So, hindi siya madali mahirap. Naging mahirap siya. Especially yung offer po sa akin. Mm-hmm. Daring ka agad. Agad, first movie. Yes. So, this was right after you won Miss Earth, di ba? Siguro, I think it was last year, 2021, na in-offer siya. Tapos sabi ko, hindi ko ata kaya. Parang hindi kaya ng powers ko. it's very similar to Potahe. The role was very similar to Potahe. And then it's not just a daring film, it's all out. Talagang ganon. So sabi ko, I think masyadong magugulat din yung tao for this. And parang I just don't wanna dive into something I don't also understand fully. Parang akin kasi acting, okay acting, ganon. But hindi ko pa siya inaral, hindi ko siya ni-research. Alam mo yun, yung parang alam ko lang, acting, okay. Parang bakit ba kailangan magpa-sexy, ganon. So I started watching Angelina Jolie movies, mm-hmm. na di ba, she also started very, very sexy. Si Kate Winslet also has a film, di ba, na super sexy. So sabi ko, dahan-dahan ko na intindihan yung larangan na pinapasok ko. Kasi if I would just see it na magpapasexy lang ako and walang, kumbaga, wala akong vision na parang, okay, magpasexy lang ako kasi gusto kong maging artista. Parang hindi ko siya mabibigay fully yung self ko dun sa kumbaga, kailangan maintindihan mo and yung passion mo andon para buo yung loob mo to do the things that you'll be doing. So, yun, parang humingi ako ng warm-up. Paano warm-up? Warm-up, sabi ko, paano po ba? I'm not asking for ano naman. Di ko naman hiniling na something really so big na lead or whatever. Para I just really wanna start and see if kaya kong maging daring and at the same time kung effective ba akong actress, di ba? So, yun, I started off with Quincenas Katapusan sa ano din yun, sa Viva Max. And then, ano role mo doon sa Quincenas Katapusan? Mistress ako doon ni Joko Diaz. So, ako yun nasa office. Daring na kung napanood niyo po, daring po yun. Even though it wasn't a lead role, but it was a remarkable role, yun naman po yung nagustuhan ko kay Direct GB na gusto niya, since it's my GB first. GB San Pedro. Si Direct GB. Super, people. As in, grateful ako kasi I've been very open na kinakabahan po talaga ako direct. Kasi first ko to. Yes. And then, parang he wanted it to be remarkable. Kasi nga, first ko. So, parang, yung peg namin doon si Sharon Stone. Ay, alam ko to. Nasa table. Pinunod namin ni Papu. May pa-shh. Nahirapan po ako doon na talaga. May acrobatics involved. Ganon. Parang table siya. Nasabi ko, paano ko ba itatawid to na hindi siya mukhang nahihirapan ako. Pero actually, nahihirapan ka. Nahirapan siya. Nirehearse po namin yun. Ganyan. Tapos, syempre, dala na doon yung kabap pa kasi syempre papasexy ka. So sabi ko, ay kailangan isantabi ko muna lahat para matapos na lang yung eksena. Kasi syempre, you wanna have it na one take lang, di ba? Kasi so, masisela eksena. One, mabilis naman po mag-take si Direk. Gano'ng karami tao ron? Konti lang. Kasi nga, ano naman, pinapaalis naman po yung hindi na kailangan dun sa... Tsaka it's good kasi it's in an office, so walang tao. Setting. So, yun, cameraman lang, tapos sila Direk, and then of course kami na artista. So
yun, it was remarkable. And after that, sunod-sunod na po. Actually, una naming na-shoot yung Pusoy na produced ni Direk Belliante and directed by an Italian-American director na si Phil Giordano. Uh-huh. And then after ng Putahe, mas una lang lumabas yung Putahe kay Direk Roman Perez Jr. Uh-huh. And then upcoming din po yung Secrets by Direk Joey Reyes. Oh, so, diba? Sunod-sunod po lahat. Working with the greats, ha? Brillante Mendoza. Tapos Direk Joey Javier Reyes. Oh, ito pinapakita natin. Nag-guest na sa amin kasi si Baron. Naikwento niya na yan. Ngayong Friday na po yan. Yan yung Pusoy, no? Ngayon papalabas yan. This Friday na this Friday, po. Anong story yan ito? What is the story? Anong basic, basic plot? It's basically about sugalan. So si Baron yung pinaka-ano dyan, pinaka-hari ng sugal. Ako naman yung kanyang mistress na nabibigay ng swerte. Ikaw yung blonde. Ako yung blonde. Ako nabibigay ng swerte sa kanya. Uh-oh. Until such time, dumating itong mas bata at mas magaling, si Angelie. Syempre, hindi ako papayag na malaki yung perang makukuha ko at pinaghirapan ko ng matagal yun. Tapos biglang may bago salta, diba? So, dun na magsistart yung conflict doon. And then si, ano naman is, our bodyguard, si Vince Rilon, who just won a Best Actor Award in Rome. So, super proud of him as well. So, yun, may mga conflicts doon. Tapos may kakontsaba ko si Vince sa mga gagawin na namin na paghihigante at mga dark. It's all about betrayal, dark, action, sexy. So, it's all about that. At saka kakaiba din yung mga, ito na naman, feeling ko ito na yung maging image ko talaga sa Viva Box. Yung mga kakaibang daring scenes. Kasi diba noon na yung table. table. Tapos itong Putahe, which is marami akong lalaki doon. I had love scenes with 6 men. Pero it was, I mean, you watch, diba? No? Puro montage lang, 6. And then, of course, yung girl-to-girl naman ni Ayana. At ito naman po. Girl-to-girl. Yeah, pag-usapan natin yan. At ito naman po. Mahirap yun. Paano mo nagawa yun? Okay. Parental guidance lang po, guys, sa mga nanonood ngayon. Wala namang masyadong detalye. Kasi sensitive eh. Yes. Sige, yung G2G. Mahirap yun. Kasi si Ayana, we've worked with Quincenas Kataposan. Tapos, magkakilala na talaga kami, magkaibigan kami. So, sabi ko sa kanya, buti na lang ikaw yung na partner sa akin. Kasi komportable na kami, hindi na mahihirapan, di ba? Pwede kami mag-usap. Tapos siya naman, sabi niya, Ate Janelle, mas mahirap kasi pag mas kakilala mo, mas awkward daw. Tapos parang hindi ko naisip yun. Sabi ko, hindi naman awkward kasi magkakilala tayo. Hanggang sa pagdating namin dun sa, itatake na naman yung eksena, sabi ko, yung maghali ka ng kamit lahat, sabi ko, awkward pala talaga. Sorry, tatawanan kayo? Natatawa ba kayo? Kasi before we take yun, nagtatawanan. And then before mag-take, nakita ni Direk Roman sa mukha ako na awkward ka, no? Opo. Pero tapusin na po natin to. Para matapos na po natin. Kasi there were several shots. Meron din sa kwarto. Tapos meron din yung sa lagoon. So, kailangan namin bilisan yung, wala naman tao pinaalis yung mga, of course, hindi na kailangan sa prod, ganyan. But, it's since it's a lagoon, hindi mo alam anytime kami dumating bangkero or ano. So, kailangan namin bilisan. Tapos, yun pa yung time din na tama ng tawa si Ayana. As in, tawa siya ng tawa. Siguro natatawa siya sa eksena, gano'n. So, sabi ko, tapusin mo na yung bakla. Maawa ka sa akin. Kasi, parang the more tumatagal, parang the more din nabibigat yung ano, parang gusto ko na matapos. O nakailang takes kayo dun? Isa lang naman. Bilis din. Super bilis lang din naman mag-take si Direk Roman. And yun, pinapaalis niya rin talaga lahat ng hindi kailangan. Tapos, mayan, during the pag-tintake yung scene, nag-guide din siya na, magtinginan ka. Yun yung pinakamera pa yung pag-dilat ng mata, magtinginan kayo, wait lang. Kasi kailangan ng intensity ng mata, di ba? Na hindi makita yung awkwardness at hindi makita na na parang yung mata ko na iilang, ganun. So, naitawid naman po namin. Kaya kung curious kayo sa mga kinukwento ni Janelle, dapat i-download nyo talaga yung Viva Max. I-download nyo po yung Viva Max. Mura-mura lang naman yung monthly 149 subscription. 149 lang per month. Kaya-kaya. So, marami kayong movies kayo paulit-ulit. Anong sabi ng parents mo dyan? Oo nga, si Mami. Hindi po kami nag-uusap pa ngayon. Kasi talagang, I'm trying to let them understand also, like the process that I also had with myself. Na, syempre, taga-probinsya po sila, so it's not really parang hindi sila ganun ka-open, and hindi pa nila naintindihan gaano kung gaano nakatapang ngayon kasi sa streaming platform and sa mga pelikula na ginagawa natin. Yeah. So, yun, I've been trying to let them understand. Pero yun nga po now, parang hindi, nagugulat pa siya. So mga, lalo na po yung mga nakita na po niya yung trailer, ganon. So I hope someday po na eventually
maintindihan po niya. Kasi nga, syempre ayoko naman pong, alam mo yun, parang mas okay na andyan yung family mo to really understand what you're doing as well. Kasi so, even the acting greats, ha, Vilma Santos, Lorna Tolentino, you name it, dumaan din sila sa ganitong mga roles na mga daring. Yun nga po. Under the helm of Lino Broca, yung mga the likes of Lino Broca, pero kailangan kasi sa role. Pero ang namutawi, at I mean, I'm sorry, talagang lumutang, ay yung talent nila, yung pagiging magaling yun na actress nila. Yun naman din po talaga yung focus ko na. Kasi being a beauty queen, honestly, I really get ano lang na roles eh, yung parang, ay, kailangan maganda, kailangan best friend ka ni ganito, office girl. Parang, I needed to break that mold that I'm always grateful na beauty queen po ako and forever naman po yung titulo andyan. Pero tapos na po kasi yung phase na yun ng buhay ko eh. Parang I have to move on to another chapter, which is my journey as an actress now. So, kaya, nung ano nga, pinaintindi sa akin, ganyan na kailangan natin ito, kailangan sexy, daring. So, parang pinag-isipan ko, sabi ko, this is a good start also, para makita ng tao, which is I'm happy nung sa putahe po, parang nakikita po nila na, ay, wow, parang actress na talaga. Yes. Oo. So, yun po yung start, kaya natuwa po ako. Na, Papo, may tanong ka. Okay, gusto ko lang ninawin, yung hindi ninyo pag-uusap, ng parents mo, is it just about the movie or hindi kayo talaga nag-uusap niya? Hindi po kami nag-uusap ngayon because nagtatampo. Of because of your choices. Nagtatampo sila. Career choices niya pa. Gusto mong manawagan. Baka nanonood sila ngayon. Ang show namin na Julius at Tintin ay para sa pamilya ng Pilipino. Yun pa, I'm always praying naman po na yung Mother's Day din. Mother's Day, I've greeted her and ano. So, yun, sana someday maintindihan niya and normal naman po yun na naintindihan ko naman po kung saan siya nang gagaling. So, yun. Ano kung very conservative ni Mami? Opo. Iba yung ano. Si Daddy mo, anong sabi rito? Tahimik lang din po. Yung dad ko naman, very ano lang yun eh. Very tahimik and very supportive. But for sure, I know naman na nagulat. Kasi nasa Davao po sila, so I don't really get to see them always. Okay. So, yun po, sa kapatid ko na lang po ako nakiki-update na sana okay lang sila, sana, you know, parang alagaan sila, yung slipabayaan. So, tulungan mo din ako na mag-explain sa kanila. Alam mo, pag hawak mo na yung acting trophy, best actress, po, mag-iba someday, na yan. Someday. Acting trophy. Kasi yun po talaga yung ano ko, goal, to do international films, to have a best actress so, award parang stepping someday. Stone mo lang din to. At saka yung kailangan mahasa din, yung hindi naman po ako makakarating doon kaagad kung hindi rin ako mag, hindi ko pagdadaanan lahat po ito, di ba? Pero anong limitation mo? Alam ko, sexy yan. Tsaka may daya yan eh. Alam mo, sa angulo. Yes, so, doon natakotok dati. Pero ngayon na alam kong may mga daya. May mga parang it would look talaga realistic, pero hindi naman talaga. Correct. Oo. So, meron ako limitation. Siyempre, ayoko po nang hinahawakan yung aking ano. Tsaka ayoko pong walang frontal. Yung full frontal. So, yun po yung mga limitasyon natin. And usually, dinidiscuss naman po sa amin. Importante yung leading man mo o yung kapartner mo, ma-respeto. May respeto rin sa'yo. Yes, oo. Tsaka ang galing, kwento ko lang si Mon Confiado sa putahe, di ba? Isa siya sa mga naka-exen ako. Actually, may love scene din kami dapat ni Sir Ronnie Lazaro. Pero, siya na mismo, when he read the script and when he arrived dun sa set, siya na mismo nagsabi kay Direk Roman na, I don't think we need to have a love scene. Kasi parang dapat dun, isa siya sa mga lalaking papasok dun sa kwarto. Pero sabi niya, di ba, ako nga yung love niya. Kumbaga bumalik nga ako ng isla para dun kay Ronnie. So parang if I would just come in and just, you know, have sex with her, parang I'm just one of the guys. So kumbaga, sabi niya, it's not necessarily because sa amin, love you sa amin. So yun yung sabi po ni Ronnie Lazar. Anyway, kay Mon, never po lumapat sa akin yung lips niya dun sa ano namin. Ganun kagaling na alam pero niya. Pero sa screen, parang sa screen, lumapat talaga. Sa screen, it looked talaga. Like na talagang hinalikan niya ako. So parang dun ako bumilib na wow. Parang asab, curious nga ako anong mukha nun sa camera. Pero nung napanood ko talagang mukhang lumapat. But never lumapat po sa akin yung lips nung sabi ano, mo kay Mon mag-guess dito, turuan si Papi. Galing. Charot lang. Ang galing, super. Hindi. Hindi. Na ako. Hindi. Na hindi lalapat. Hindi pa ako tapos. Turuan ka na hindi lalapat.
boring daw pag hindi lumapat. Kailangan lumapat. Oh, para ano? Para... Boring yun. Para blooming yung ano nyo, marriage life. Ano ba yan? Oo. Kailangan lumapat talaga. Ano ba yan? Blooming yung marriage life. Tama ako. Ay, naku. Nasaan na tayo? Yan na, wala ka na. Ano, ano pong usapan? Impusoy naman. Impusoy naman. Hindi, di ba mahirap? Di ba mahirap makipag-love scene kapag, alam mo na, I don't know kung na-experience mo to, ha? Pero yung kunyari, hindi maganda yung hininga. So far, wala. May mga mahilig kasi mag-yosi, di ba? Yung, sigara niya siya, tapos may love scene. Wala naman so far. Wala naman so far. Wala naman po so far. Pero nire-request ko lang po sila. Pwede po mag-toothbrush muna kayo. At yung iba nga po nababango. So, ayan. Breath spray, tapos mouthwash, lahat. So, kinakausap ko naman po isa-isa na nag-toothbrush ka naman. Hindi lang yun, yung takot sa COVID, di ba? Yes. Iba eh. Paano mag-lamsin? Tapos, di ba, may issue ng COVID? Vaccinated naman kayo, no? Nakakausap, tsaka nag-swab naman. May monkeypox pa. Before. Before, so yun. Pero ang hirap talaga ng trabaho nyo. Kasi super. You're thinking of your role, yung lines mo, yung acting mo, paano ka magpo-project, share, paano mo angulo yung katawan mo. Lahat lang yun, iniisip mo, tapos may tao sa set. Yes. Yung reaction ng tao pag napanood ka. Diba? So ano so far yung mga reaction ng mga tao sa yun? Diba, sila, aside from your family, diba, may mga nagulat ba na from Beauty madami, Queen? Madaming nawindang. Ano yung mga windang reaction? Hindi nagulat, kundi nawindang. Kasi nga, syempre, the first movie that was really released na lead po ako is yung Putahe, which is a girl-to-girl with several men. Correct, so parang, correct. It's something that people don't really expect. Wild, pero pero nagustuhan ko rin siya in a way na it would surprise people. Kasi, yun na din yung gusto ko na makilala nga ako bilang actress. So, parang, there were of course positive, but there were negative din naman. But mas marami naman po yung positive na even the pageant supporters and yung mga mentors ko rin sa pageants, El Tito Rog, nanood sila. Nagulat din sila, pero natuwa sila na, nak, ang galing mo umarte. Parang, happy, matagal ka lang umaarte. Happy ako doon na parang yun yung na-appreciate nila. Na, tsaka the scenes there were really tastefully and artistically done. So, may workshop ka ba before? Yes po, may workshop po kami na ginawa for that para maihanda kami. Teka, gusto ko malaman yung kay Direk Joey. Kasi after that, meron naman that you worked with Direk Joey. Secrets, Ray, yes. Secrets, ano naman tong secrets? Secrets! Spill! Wag na secret. Secrets, ano ako dito? So, meron akong jowa, mag-ano kami, pero may lamat na yung relasyon namin. So, pumunta kami sa isang lugar para magbakasyon, ganun, para maayos kung ano man yung mga ano. Meron kasi siyang anak siyang sa ibang babae, so medyo may lamat, ganun. And then eventually when we arrived there, may mga nakilala kami, which is Felix Rocco and si Denise Esteban. So doon na din nag-start yung conflict when we arrived there, at doon na mag-unveil kung ano man yung mga secrets. Kasi yung character ko dito is hindi naman na ako mistress. Para lagi yung mistress yung role ko. Hindi na ako mistress dito, but more of ano na, nasa loob yung kulo. Kasi ako din, meron din akong sikreto na ma-unveil dito. At saka si Felix, meron din. At saka si Benz, yung leading man ko doon. At ang sumulat ng story ay si Direk Joey. Yes. So, this intriguing. Is his first sa Viva Max. So, sana po tangkilikin nyo at mag-download kayo. I'm intrigued. Kasi di ba, I work with Direk Joey Reyes. Kung ako na lang sana. Usually, mga love stories or family-oriented movies, wholesome. This is very sexy. Ano, parang thriller. Thrill, yeah, may thrill. Tsaka sexy. Tsaka napakabilis niya mag-shoot. Super. Kasi sobra. Parang, take one, take two. Okay, tapos na. Parang gusto mo pang mag-take two, take three. Nagawa ko ba ng maayos yung ano? Ganyan nga. Parang feeling mo, hindi ako magaling sa sine. Pwede ulit. Okay na yan. Super bilis. Kaya, bilis din namin natapos. We shot it in Aurora. It's on June 10. So, sana po ay manood kayo. Tapos, Pusoy po this Friday na po yan. Produced by Direk Brillante Mendoza and directed by Italian-American director si Phil Giordano. So are you planning to do more movies of this kind? Yes, tuloy-tuloy na po. Ilan pa na sa contract? Tuloy-tuloy na. Gusto ko makita ka sa comedy, promise. Sana. Kasi gusto ko personality mo. Gusto ko matry lahat ng genre na ano. Sexy comedy.
Game. Sana may mga project. Saka ang dating ng mga movies mo, parang ano siya, no, indie. May pagka-indie, no? Yes. May mga ano movies ka na ba na nominate sa mga international film festival? Wala pa po. Nagsisimula pa lang po. Pwede pa nga mga Cannes Film Festival. Diba? Sana po. Yun po yung ano goal natin. To do international films and to be nominated, hopefully. Actually, putahe, may making sense of ano parang entry to an international film festival. Dahil yung setting, probinsya, remote island. Tapos intriguing yung story. No. And then brillante Mendoza. Nagbibigay rin sila ng tips sa'yo. Sina Mon, sina Ronnie Lazaro. Mga veterano kasi yung mga yan eh. Nagbibigay sila ng tips. Si Mon naman, parang tinanong ko siya saan siya nanonood pa ng films. Kasi mahilig siya manood to really para maano yung craft niya. So, and then kunento din yung difference ng theater and then sa pelikula, magkaiba nga siya. Mga acting tips din. Yung, tsaka films, kung saan siya nanonood, may inano siyang link sa akin. Kasi minsan nahihirapan ako saan maghanap ng movies. So, yun naman. And then kay Sir Ronnie naman, yung how he started also. Di ba, very sexy din siya nag-start now. So, Boatman, di ba? Yes, Boatman. So, super, then, grabe din yung mga advices niya. Kasi probinsyano din siya. So, parang he really wanted to also prove something. So I come from the same ano din na parang nakipagsapalaran ka sa Manila and then you have dreams, diba? So parang grateful po ako na nakatrabaho ko sila kasi ang dami ko talagang natutunan sa kanila. Grabe. Dami namin natutunan sa'yo. Kailang oras para makachikan ka. Tungkol sa wonders of cinema. Correct. Yeah. O Junior, pag marami ka pang gagawin pelikula, babalik ka dito sa mga susunod mo pang pelikula. Well, again, one last time, invite our viewers to your new movie. Yes, download po kayo ng Viva Max, $149 per month lang para mapanood nyo lahat ng upcoming movies ko po. Ngayong Biyernes na ang Pusoy. Kasama ko po dyan si Baron Geisler, Vince Rilon, at si Angelique Kang. Produced by Brillante Mendoza and directed by Phil Giordano. And sa June 10 na po ang Secrets, directed by Joey Reyes. At streaming na po worldwide ang Putay, directed by Roman Perez Jr. So sana po panoorin niyo lahat. Mag-movie marathon na po kayo. Sunod-sunod. At syempre may YouTube channel din siya. Yes! Mag-collab kami. Subscribe, Janelle T. At sa lahat din po ng social media accounts ko, sa Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Ayan, Janelle T. Yan po ng spelling yung pangalan ko yan po sa baba. Nagbabalik na rin po ang Julius at Tintin para sa pamilya Pilipino. Sa kwentuhan. Oo, marami tayong mga narinig na kwento tungkol sa behind the scenes pagdating sa pag-shoot ng mga movies. Ayun. Buhay artista. Hindi minsan ba sa buhay mo, hindi mo pinangarap na mag-artista talaga ng full-time? Nakso, nakalo. Sasabihin. Dali lang. Kala ko hindi mo alam na lumabas ako sa pelikula Hindi alam ko. Nalit na ako sa'yo pag ganyan. Lang sana. Ayan. Ano pa? Tapos yung ano, yung reporter ka? Blue Moon. Blue Moon. Reporter ako, host ako ng show na reunions. Yes.
Ano pa ba? Wala na. Class of 91. Extra lang ako doon. Tapos Dulzura Cortez. Nurse ako doon. Panorin nyo kung mahahanap mo sa YouTube. So, bakit hindi? Hindi kasi ako madaling umiyak. Mahirapan ako kasi tawa ko ng tawa, bubbly. Tapos, alam mo, mas bagay ako actually na kontrabida sa totoo lang. Mas kaya ko maging mataray. Okay, pwede. Kaysa umiyak. Ang na-offer sa akin, Papo, mababait na roles, saka yung iiyak ka. Kaya dun sa kung ako na lang sana, Papo, kwento ko lang, meron dong si nagpapaalam ako kay Sharon, kasi di ba ano ko siya, boss ko siya at saka best friend, na maikakasal na kami ni Gabe Mercado. Kailangan kong umiyak, Papo. Dahil si Gabe yung mapapangasawa mo, kaya ka iiyak. Dahil mag-retire na ako. Joke lang, Gabe. Joke lang. So, kailangan umiyak kasi aalis na ako sa work. Bago i-take yung scene na yun, nagtatawanan kami nila Sharon tsaka ni Direk Joey. So sabi ko, paano to? Wala akong motivation, wala akong hugot. Anong hugot ko para umiyak ako? So hindi talaga umiyak. Kahit na pinipilit ko umiyak, ganito na yung acting ko. Physical, parang lang may... Pick. Wala talaga. Buti na malayo yung shot ni Direk. So sabi ko, hindi talaga ako para sa acting. Kasi sila, once magsabi na si Direk ng, Q! Talaga yung luha. Saan nang gagaling yung luha? Mga professional yung mga yun eh. Alam na nila kung paano. Hindi pwede. Mas gusto ko ganito, Papo, yung host lang. Kasi ito, sarili ko to. Nakikita nila. Ikaw, Papo, ba't di ka nag-artista? Ba't extra ka rin? Mahirap pasukin yan eh. Pag pinasok yan, baka hindi na ako makaalis dyan. Di ba? Lalo ko mga sexy roles. No, Janelle. Wala nang alisan to. Pwede bang sumumabot? Nag-alap sa BOM. So, pwede mga, sa future mga barkada niya. Ni Ronnie Lazaro. Pwede na tayo, Ros. Yung Mon Colteado, mga katropa ni Mon. Pwede tayo. Sabi ko na eh. Meron ka hidden desire eh. Okay, taga muna. Bati natin yung mga Facebookers. At sa bago yung Facebookers, babatiin ko rin na meet natin kagabi sa wake ni Tita Swanny, Magdalena and Rolando Falcone Cruz. Italian din. Falcone Cruz and Leia Angustia Cruz. Thank you so much for watching. Si Elisheva, tinatanong nga, kailan daw ako magkakapelikula? Walay. Mahirap. Teka, sino pa? Mami Judith Munoz, nanonood ngayon. Hello, Mamus Angels. Si Yon Lynn Franco, good luck daw sa movie mo, Janelle. Sino pa ba? Ito, sabi niya, magkahawig daw kayo. Diba? Ano, magpelikula na rin ako. Nakapagpelikula ka na eh. Sino ba? Si Angel Alberto, sabi rin magkahawig kayong dalawa. Thank you. It's unflattered. Ayan. So thank you Thank you sa inyong pagtutok sa aming programa. Kikita-kita ulit tayo tomorrow, no? Yeah. Para sa ating panibagong episode. So, ayan, samahan niyo ulit kami bukas. Pag-usapan pa rin natin ang mga isyong siguradong makaka-relate po tayong lahat. Ako po si Papo Julius. At ako naman po si Mamu Tintin Babaw. Kung may mga gusto kayong pag-usapan, mga topic na gusto niyong itakaw namin, i-share namin sa inyo, may mga guests kayo na gusto niyong ma-invite namin dito sa show, pwede yan. Email lamang sa juliusandtintin@1ph.gmail.com para matulungan namin kayo. See you tomorrow. Bye. Popcorn. Naku, hindi nakain ni Janelle yung popcorn. Janelle, catch. Bye-bye.